Paiigtingin pa ng Atin Ito Coalition ang kanilang kampanya upang itaas ang kamalayan ng mas maraming Pilipino pagdating sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ng Atin Ito Coalition matapos ang kanilang unang misyon sa Lawak Island kahapon. So we're hoping to really look at various strategies na we can involve more Filipinos. Anumang mga sektor niyan, artist man, business sector, kabataan, fisherfolk. So abangan natin yung mga susunod na activities that hopefully will get more fellow Filipinos on board. Biguman ang grupo na tuluyang mapuntahan ang Lawak Island at madaanan ang Ayungin Shoal para personal na ipamigay ang mga regalo na kanilang naipon at ipakita ang kanilang suporta sa mga mangingisda at tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa mga bahura ng Pilipinas. Naging matagumpay pa rin ito dahil nakarating sa Lawak Island kahapon ng umaga ang regalo at mga supply. So nakita naman natin talagang we're trying to raise awareness din sa ginagawa ng China and get the support of more Filipinos through creative means at yung mga mapayapang paraan ng kakampanya. Ayon kay David, umpisa lamang ang kanilang ginawang civilian caravan noong Linggo at asahan na ang kanilang mga gagawing awareness program sa pagpasok ng 2024. Paplanuhin din nila ng mabuti ang kanilang susunod na misyon para mas maisagawa ito ng maayos. Baka ano na yung vessel na gagamitin natin next time, baka maganda rin yung medyo pwedeng mag-stealth mode o kaya medyo yung fishing vessel na sanay din dito sa area na ito. And that's something that we're considering. Basta ang mahalaga sa atin, this is an inaugural civilian supply mission. Tuloy-tuloy tayo kasi anumang mangyari, hindi tayo magpapatinag sa China. Balak ng grupo na sa unang bahagi ng susunod na taon ay agad susundan ang ginawang civilian caravan kahapon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.